Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong problem ulit galing from General Engineering Applied Sciences which came from the ECE 2019 board exam. So for this problem, this is under ng vectors mga Lodi sa JAS. Pero before that mga Lodi, shoutout muna kay Jerry Jake, kay Engineer Jerry Jake Jun Hayagan. So thank you so much Lodi sa patuloy na support mo sa channel natin. And guys, subscribe din po pala kayo sa channel niya, Engineer Jake. So, support natin siya and he's a civil engineer. So, yun, mga Lodi, more on civil engineering yung mga contents niya. So, highly recommended. So, thank you, Engineer Jake. So, ito yung problem natin. Which of the following is the unit vector of a vector directed from the point 120 to 341? So, kapag ganito kasing vector question, so basically, dapat alam natin yung mga basic concepts like yung mga basic, paano ba kinukuha yung component form ng mga vectors, paano yung unit vector. So, ganun lang siya. I mean, kahit yung mga basic lang alamin nyo, solid na yung mga Lodi. Magnitude, vector difference, etc. So, ganito gagawin natin. So, dahil lang hinahanap natin ay unit vector. So, ang ibig sabihin kasi ng unit vector, ito yung vector na kung saan yung magnitude niya equals 1. So, ang una muna natin kunin is yung component form ng vector natin. So, di ba ang sinabi, ganito kasi yung keyword dyan. Directed from. So, 120 will be the initial point. Kumbaga, ang initial natin mga idol will be the point 1, 2, 0. And for our final point, for the terminal, pwede rin namang final, pwede rin namang terminal. Sige, gawin na lang natin siyang terminal. So, yung terminal natin will be 3, 4, 1. Okay, Sir IJ, ano yung IJK? So, ito yung parang X, Y, and Z components natin. So, paano natin kukunin yung vector, Sir IJ, na directed from the initial point na given to the terminal point na given? So, para malaman natin yung component ng mga load in terms of IJ and K. So, ang ano dito, turo nga sa amin dati dito, I-hat, may hat ba yan? Pero sige, okay lang. Gawin na lang natin siyang IJK, mga Lodi. So, para malaman natin yung component form yan, that is, ito yung X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 natin mga idol. Tapos yung terminal natin will be X sub 2, Y sub 2, and Z sub 2. So para malaman natin yung component niya, ima-minus lang natin yan, terminal minus initial. So meron tayong X sub 2 minus X sub 1 I hat plus Y sub 2 or I minus Y sub 1 J plus Z sub 2 minus Z sub 1 of K. So, kumbaga mga Lodi, ito na yung magiging component ng vector natin, component form. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? E, di minus lang natin, 3 minus 1, I, plus 4 minus 2, J, plus 1 minus 0, K. So, anong lalabas dyan? 3 minus 1. So, that is 2, I, plus 4 minus 2, that's 2, J, plus 1 minus 0, that is 1K. Or pwede rin kahit K na lang. Pero sige, lagay na lang din natin yung coefficient. Sir IJ, paano natin malalaman ngayon yung unit vector? Kasi we've already computed for the component form niya nung pinaka-vector natin. So, para malaman natin yung unit vector, mga Lodi, let's say ito is, ang vector natin is denoted as V. So, para malaman natin yung unit vector, so the unit vector will be equal to the vector over the magnitude of the vector. So, for example, we are in the three-dimensional system. Para malaman natin yung magnitude niyan, that is just an extended Pythagorean theorem. So, parang ano lang siya, kung ano yung coefficient niyan, i-square nyo, and then i-add nyo siya. Ganun lang po yan. Kapag two-dimensional naman, ganun din siya, Pythagorean theorem lang. Kunyari, AI plus BJ, so that will be, ano, A squared plus B squared, tapos lagay nyo lang ng square root, mga Lodi. So, for this case, dahil meron tayong component na A, component na B, component na C, or pwede mo rin gawing na X, Y, Z yung component natin, so that will just be the square root of the sum of the squares of the coefficients. So, mangyari dyan, itong vector natin will be still here. So, 2I plus 2J plus 1K. Ang magiging absolute or magnitude ng vector natin, this is what we call as the magnitude. Okay? So, the magnitude of the vector will be the square root of the sum of the squares of the coefficients ng I, J, and K natin. So, ano yung I natin? Coefficient niya is 2. Ang J natin is 2. Ang K natin ay 1. Ilan ang 2 squared? 4 plus 4 plus 1, that's 9. Square root ng 9, that's 3. So, we have 2
i plus 2j plus 1k all over 3. Kasi ang square root ng nanay 3. Tapos pwede mo na lang siyang pag-iwahiwalayin. Therefore, the answer will be 2 thirds i plus 2 over 3 ng j plus 1 over 3 ng k. So, hindi po siya mahirap. Basta alam mo lang yung formula nito, terminal minus initial, and then yung formula ng unit vector. That is the vector itself over the magnitude of the vector. Ang tandaan nyo sa magnitude ng vector, Pythagorean theorem lang. Kapag 3 dimension, extended Pythagorean theorem. So, just in case, meron kayong questions, ay, bali ang magiging final answer pala natin dito will be letter C. So, just in case you have questions or clarifications, mga Lodi, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section. Thank you so much, mga Lodi, sa patuloy na support sa channel natin, and lagi kayong pagpalain, Lord. Keep safe na lang, especially pandemic pa rin ngayon. So, subscribe din po pala kayo sa mother ko, Mary Ann Maling. So, more on cooking po yung vlog ng mother ko. And let's support her by subscribing to her channel, mga Lodi. And yun, sana mas marami pa kayong matutunan sa mga math, sa mga tutorials natin. Hindi lang naman na siya nagiging math. So, meron na rin tayong engineering sciences. So, kita-kits mga Lodi sa susunod na tutorial, and God bless. Bye-bye!